Magiging ka-shoutcast sa Kapal si Butters. Sama ko yung Chantel. And this is RSGPH versus RSGSG. Walang mali nito dahil sa laban natin ngayon na lahat tayo nakaabang sa pagkapanalo ng ating mga representatives from the Philippines. This is game number one. Mainit agad yung naging pagsalubong natin sa day number one. At tayo na naman magkasama para sa huling series. Parang last series na tayo na din mag-aasap. Parang nakita ka na to. Under this will be. Pero alam mo, Chantel, ano yan? Ibigay muna natin sa mga viewers natin ngayon kung paano natin tatawagin yung dalawang team. Eh, magkapangalan eh. SG tsaka PH. Oh, so, pag sinabi namin PH, SG yun. Para may twist. Mo pa. So, pag sinabi namin PH, SG yun. SG yun. Wag malilito tayo. Pag sinabi namin PH, yung atin yun. Yan. Kapag sinabi namin SG, yung kanila yun. Yung kanila yun. Para hindi tayo malilito, feeling ko naman malinaw na po sa ating lahat at alam natin ang tinitibok ng bawat isa ngayon. Kaso sa, si Manjin, nasa mali. Parang nalito kasi. Parang nalito, sabi niya, parang dito ako sa bansang to maraming ka-variant. Kaya sa SG ang boto ko. Mm-hmm. Pero alam mo, babasabi mo, yung RSG-SG, doon ba yung SG? But now, si Nax, tsaka si Diablo, nagbabanatan. Alam naman natin si Diablo. Yung MPLI pa lang, mainit na to eh. Oo. Diablo to eh. Kumaganda, umingay na agad yung pangalan niya, kinatatakutan na agad siya. But same for Nuts, and ang ganda nung laning nila actually, mm-hmm. pagdating doon sa may bot, kasi kabisado na ni Nuts kung ano yung hero na gamit niya. Demon Guard! Oh! Nerd, dito kay Bray, pero nga lang, mukhang siya mabibigyan. First Blood, funny nga pala to. Ni Demon Guard, ladies and gents, and mapipilitan siyang tumakas doon. Diablo still alive. Two players ang halos walang buhay. Pero hindi na ating MVP for the backup and a disengage para sa ating mga players. Mm-hmm. At na-late doon si 505 dahil ang meron tayo ay 515, hindi 505. Pero alam mo, considering that, tumba agad dito si Bray. And that is a huge disadvantage, especially kapag kabakats ka kasi ikaw yung na-expect na mag-dominate. Oh, gusto mo tuloy-tuloy para maging makunat ka na, masakit ka pa, knowing na naka-jungle emblem ka pa. So as much as possible, lahat ng mga pwede mong kuhanin, kailangan makuha mo na agad. So RSG Philippines, they are setting up the PH, they are setting up the tempo dito sa ating laban ngayon. And for Light, mas gusto niya pang bumilis yung ating laban. Mm-hmm. So ang ginamit, kinuha niyang item dito is more on the speed boots. So same din nung ginawa niya kanina. Rapid. So nalaman. Rapid boots actually. And that is a great point. And considering na gusto mo talaga makalapit ng dire-diretso dito and yung turtle pupunta ng side ng RCSG. Demon kahit with a kill, pero may falling star man dito para kay Diablo. Masastun nga lang with that savior at hindi pa paaalisin dito ng mga tropa natin from PH as Diablo will be down by the hands of Nax. Mm-hmm. And Diablo going down. Ladies and gentlemen, RSGPH, they are doing really well in terms of securing yung mga hero kills. Sabihin natin yung SG dito, sa kanila yung turtle, sa kanila na yan. Kailangan nila yan. Kailangan nila, sabi nila, ibigay na natin para naman maisip nila na medyo nakakakuha sila ng mga tamang bagay. Mm-hmm. Kasi sa, alam mo, sabihin na natin to, sister team tong dalawan to eh. Magkaibang bansa lang. So ang punto ni PH dito, huwag niyo naman bugbugin ng todo. Baka naman mamaya, baka pagalitan tayo ni boss. Baka pagalitan tayo ng main office. Oo, baka pagalitan tayo ng main office. Eh di, ayan, nakikita mo si Natso. Pwede niya napatayin yan, kaso hindi. Pabait siya, sabi niya. Hindi na, pre. Hindi mo na. Okay na yun. Oo, sabi ko, ililiko ko ng konti yung palakol. Oo, yan. Ililiko ng konti yung palakol para hindi na mabigyan ng damage. Oo. Ay, si Bray. Oy! Ay, nako! Ay, nako! Nasama! Ay! The connection! Parang na-connect the dot. Saktong-sakto dun sa hook ni Light. Ewan ko kung ano inaabangan ni Bray dun, pero yung mga Singaporean, ano? Pumapansin mo, hilig nila mag-stay dun sa area na yun. Oo nga eh. Si JPL nung last time, dyan dun din. Dun din. Meron, basta madami, kakaiba. Kakaiba yung pwesto kakaiba na yun. Kakaiba yung pwestohan nila. Minsan tumatakas din sa gitna na clash. Oh, Singaporean magnet. Kakaiba, mga nakikita natin teknikan ngayon. Pero ang bilis matters ha. Meron agad Blade of Despair dito. Si Eman, knowing na almost 5 minutes pa lang tayo. So talagang napataba at napakain. Oh. Lahat na pwede. Uy, nakita mo si Demon Kite. Nilagyan ng preno. Nag-initial D. Initial Demon Kite. Oh, sabi niya, kala mo ha, pwede ka mag-ano, fatal link sa
Kaso, ayan. Problema, bloody hands ang kalaban. Oh, mahirap talagang pumasok basta-basta. That is 505. At si Miko Miko Mi ay makukuha rin. Nuts ay gusto, talagang gustong hindi makapasok dito ang mga tropa firm SG as he will zone out Diablo. Habang si Demon Kite, my bigger objective, and that is the turtle. Mm-hmm. At naglabas na talaga ng pangil agad dito yung RGPH. Ayaw na nila na bigyan ng pahinga dito yung SG. Gusto nila, panalo agad sila. Kasi mukhang nagmamadali sila eh. Oo, kita naman natin nagmamadali. Nakakuha na agad ng tore. And kanina pala bago mag-start yung ating laban, si Coach G, nag-update pa. Ano sabi? Sabi niya, madam, hindi na makakahabol yung Onyx sa points. Oo, nag-update pa siya. Nag-update pa. Grabe naman, hindi na nag-prepare, nag-update pa. Ganon siya nakatutok. Ibig sabihin, kahit group parang in-scout na agad niya. Takbo, Diablo. Oy, si Demon kahit naka-ready, medyo masikip nga lang doon. Pero si Light, nag-bloody hunt na naman against Bray. And that is going to be a killing spree para dito kay Light. 505 ang may iwan doon. Road to 515 as Aqua will secure that kill. Alam mo, usually sinasabi nila dito kapag meron ka daw Atlas, naka-counter daw yung prangko. Pero mukhang hindi kasi iba yung approach na tinitake ni Light, Min. Ang ginagawa niya, kesa ihuko, lapitan ko na lang. Eh kung harangan mo lang din, eh di kagatan portion na lang tayo. Eh mas matagal yung kagat ng prangko. Ayun. Kasi yung pinagkaiba ni Barat tsaka ni Franco, ito sa yan, typically proven na to. Ah, sige. May wind and angle tsaka projectile motion. Oo, meron yan. May geometry, may chemistry. Trigo, lahat na. Min, yung Daytona's Welcome kasi, nguya. Ah. Yung inunguya ka lang niya. Eh, yung sa Bloodhound. Kagat talaga yun. Oh, parang hihiwain ka pa talaga. Pero totoo, kita naman natin, even for the Tonas Welcome, meron pang movement, kailangan niya pang isipin kung saan niya ihahain yung ingangart-ngart niya. Pero kasi yung bloody hunt ng isang Franco, literal ano lang yun eh, dikit, kagat, dabog. Magdadabog ba siya? Habang dumadabog siya kumbaga. Which is being maximized here. Tinamaan ng butt impact. Sakit. Napakataas na siguro ng stock dito ni Aqua or ng Cecilia ng Team PH. Shoutout nga pala sa watch party din ng RSG. For sure, nanonood sila ngayon as Miko Miko Mi will be forced to use that flicker. And nuts again, nakita na natin to during FPL Season 9, Playoffs, and Grand Finals kung paano siya mag-zone out ng mga players ng kanilang kalaban na team. As Turtle is being started here by PH. Si Baby Cakes. It's Baby Cakes. Ako si Baby Cakes. Hindi kaya ni Baby Cakes dito. Oo. May pilit mag-TP out at mabilis na pagkuha ng another Turtle objective for Team Philippines 9-1. Ang ating score ngayon, napaka-restricted ng movement dito ng SG as Demon Kite ay buhay pa rin. Pari nga ng mga ngat-ngat dito na Bray mabibigyan and Bray will secure that kill. Ang ganda ng pinakita doon ng side ng SG, kung papansin ninyo, na-realize nila na hindi po mapasok yung PH. Basta-basta. And yung moment of hesitation na yun na hindi nila naalalayan si Demon Kite, yun yung ginamit nila para ma-take down siya. And that is a huge pick-off para sa kanila. Huge pick-off para sa kanila. Pero nga lang si Aqua, ang sakit na the liquidizer of the Philippines with the damage against Team SG. Isang bitaw lang na skill. Halos nawala na mga buhay dito ng players na SG. Sama mo pa ng isa, 505, may pilitan na tumakas doon. Pero Eman with the shotgun and damage for the Beatrix 12-2 Butters. Eman on a mission. Ladies and gentlemen, talagang susubukan nila itop yung kanilang group. Alam naman natin sa mga side ng mga Filipinos na hindi tayo basta-basta magpapatalo sa kahit sino at RSG pinapakita ang tunay na lakas ng Pinas sa MSC 2022. Grabe ngayon yung ginagawa ng RSG Philippines. Sa mga nakakapansin, sobrang bilis ng kanilang rotation. Considering that they have the Fanny on their lineup, ibig sabihin maximize. Kung nasaan si Demon Kite, nandun na rin ang mga players from the whole PH squad. So they are ready na magkaroon ng team fight anytime. Kung nakikita mo doon, Chantel, yung Franco. Yung damage output niya, malapit kay Baby Cakes.
Malapit ka sa Brody. Alam mo nang may problema kapag gano'n na. Ayaw mo yan. 400 lang ata yung lamang. Tsaka parang pag tinignan mo yung gold, parang mas mataas pa yung sa post 5 nung kalaban. Mas marksman ka. Alarming yun for the side of SG. So, dito natin may kita yung statistics ng dalawang teams natin. For RSG Philippines, hindi na binibigyan ng chance na makapagbitaw ng mga skills ang players ng SG as they will secure this lord for this match. Yung mga napapanood natin mga games sa ibang mga teams at sa ibang mga bansa, seriously speaking lang ha, hindi ganito ka-dominating eh. May kita mo na, na lumalaban pa ng onte eh. Pero ito talaga, 15-2. Parang iba na yun eh. And speaking of, dagdagan pa daw. Dagdagan pa lang ng isa, gawin natin 16-2. And right now, SG Philippines. Huwag na huwag kang malilito. Kapatid! Ay, nakuha si Bray. Si Bray. Walang bloody hand. Pero grabe yung damage! Ay! Masakit! Ay! Yung nga lang, mamatay natin dito si Light. That is baby case. With that kill, pero si Demon kahit makakura ng kill, yung Lord dito na side na Pilipinas ay buhay pa rin at napitikan. Double kill pa rin kay Eman. The damage of Aqua and Eman is very visible sa ating laban ngayon. To the point na ginamit sa kanya yung Fatal Links, nag-flicker out siya just in time para masalba yung sarili niya kasi alam niya ang oras na to para mag-push sila eh. Oh, yun yung mga moments na parang pati ikaw mapapagilid ka eh. Oh, oy. Para lang maiwasan. Alam mo yung parang naglalaro ka tapos in the zone ka. May nakita kang pwedeng iwasan. Kaya iiwasan mo yung sniper ng Beatrix. Oh, ikaw din. Gigilid ka din bigla eh. Oh, para ka naka-virtual. Virtual na game talaga. Oh, kagaya niyan. Si Light, kamuti ka na naman makahook. At ang mga minion dito ng Philippines ay nakaposisyon na rin. Ready to fight against RSG, Philippines, and SG. Nakita na natin nung MPL Philippines Grand Finals, kahit nung Season 9, mm-hmm. regular season, nakita na natin yung RSG with Coach Panda. Ngayon, nakikita niyo naman yung RSG. Ah! RSG! Coach G! Ngayon, with the plan. Oh! Diba? Gintamentals! Kasi fundamentals eh. Oh, fundamentals. Kaya gintamentals. Parang iba yung tono. Incorporated pa din, kumbaga. Oh, kung merong fundamentals, may gintamentals. Sige, pero maiisipan natin. Kung may fundamentals, may strategy. Yan. Kung may fundamentals, merong strategy by Coach G of RSG Philippines as two inhibitor turrets are down. Dito sa kupunan ng ay, naku, napilito na sila! Sinats na yung kilamitan! Ala, ang punat din! O, nagkapalitan na dito na hook dito si Bray at patay sa kamay ni Eman as Demon Kai will swoop inside the base of RSG. SG, may minion wave sa so, middle lane. Tatlong players lang ang nandito para side ng SG para dumipensa. This is huge for the side of the Philippines. I mean, all in all, sila naman talaga may hawak ng game from minute 1 up until 13 minutes dito. Pero alam mo, mapapansin mo na gumagawa din yung RSG-SG ng mga ways para mabaliktad. To the point na kahit si Nats, dinamay na nila. Oo, biglang dinem si Roll eh. Dinem si Roll bigla dito ni 505 eh. Kaso hindi nila alam. May counter sa DMC roll. Ano? Pinakita yung dati, yung parang liliyad ka ng onti paharap, tapos sasabayan mo siya. Oo nga. Nakikita natin yan sa mga WWE. Diba? It's all part of the plan. Yeah. Pero, alam mo si Nats, sabi niya naman, sa kailangan fatal links mo lang ako, wala naman mag... anong mangyayari dyan? Link lang, hindi fatal. Parang ganon. Link lang muna. Mala internet lang yan. Oo. Kailangan lang magkaroon ng link. Ng link as Light. Kamuti ka naman magkaroon ng link with data hook as Diablo and other players. Pero nga lang, si Miko may pilito na lumayo doon. Oh, mahabol yun sa... Natuto na. Hindi nahahabulin pa. Pero sakit na dito ni Aqua. That is unstoppable para sa kanya. At may pilitan pang umalis dito. Eman with the damage monster kill na para sa kanya and the players of SG. Tatlo na lang po ang de-depensa. No, make it two. Miko and 505 sila lang ang maiiwan ngayon.
Oh, pero si Evan pumasok na lang. Galit na galit. Gusto ko malangit. And that is going to be Mikomikomi going down. Ladies and gentlemen, PH secures game number one. Automatically, talagang PH na ang top. Itong grupo to, wala na makakasabay. Wala na makakasunod. Wala so, na talaga. Sumabay ka pa. Oh, hindi din talaga pwedeng sabayan in terms of setup play dito ang RSG Philippines. There were moments where SG na gusto lang gumawa na play pero kulang sa damage and it was really hard for SG na pumasok knowing Aqua's damage. Alam mo yan, gusto mo mang kumuha ng kill pero parang ang hirap eh. Oh, alam mo, it's nice seeing itong mga players na to like sila Demon Kite, sila Aqua, sila Eman, Nats, and Light na talagang makapasok na sila sa dito sa ganitong klaseng stage, sa international stage. Considering pa nga na nakikita ko na si Aqua for the longest time. Oh, yes. Ay, naku, ang hirap. For the longest time, si Aqua, talagang sinusubukan niya humanap ng malupit na team, na yung team na makakasundo niya. And this time around, RSG, nag-stay siya dito. And it's paying off. Nakikita mo naman, last nila. Kumbaga, nakahanap na siya ng team. Nakahanap na siya ng team, nakahanap pa siya ng kanyang pwedeng tawagin na tahanan. Oo.